Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritung nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang. Ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona na walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkaryos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo
kung may naganap ng tulad nito, nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haliging apoy at nanatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat niyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat niyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Panginoon'y tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawaing matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat, talang maririkit, ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila ay binubuhay. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasali. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay Espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang pag-iisip at pangunawa po ng tao ay sadyang may hangganan at limitasyon. Hindi natin lubusang mabigyan ng konkretong paliwanag ang lahat ng bagay. Sa Iglesia Katolika, may tinatawag tayong mga dogma. Ito yung mga katotohanang ipinahayag ng ating simbahan at pinaniniwalaan ng lahat ng mga binyagang Katoliko. Sa makatuwid, hindi mo masasabing Katoliko ka kung hindi mo ito pinaniniwalaan. Sa atin pong simbahan ay may tinatawag ding misteryo. Dahil sadyang perpekto ang Diyos at ang tao imperpekto, hindi natin kayang arukin ang lalim at lawak ng katotohanan ng pagkadiyos ng Diyos. Sa mga ganito pong pagkakataon, pumapasok ang pananampalataya o lubusang paniniwala sa katotohanang ipinahahayag ng Iglesia. Sapagkat ang misteryo ay paniniwala sa mga turo ng Iglesia Katolika na sadyang ang Diyos lamang ang may kakayahang makaunawa ng lubusan. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang natin ang misteryo sa lahat ng mga misteryo. Ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At ang banal na santatlo po ay ang misteryo sa lahat ng misteryo. Ibig sabihin ng misteryo, hindi natin 100% mauunawaan ang kalikasan at katangian ng Diyos sa pamamagitan ng limitado nating pag-iisip. Dahil ang katotohanan ng Diyos, napakalaki at napakalawak. Kaya nga sinabing misteryo sa lahat ng misteryo, hindi rin nangangahulugan na hindi natin pwedeng malaman. Bagamat hindi 100% mauunawaan
mayroon din tayong pagtatangka para malaman. Kaya nga kung inyong mapapansin, sinabi ang banal na santatlo, misteryo sa lahat ng misteryo, kasi napakasimple. Tayo ay may isang Diyos at tatlong persona. Kaya nga kung inyong matatanong, paanong nangyaring ang tatlo ay isa at ang isa ay tatlo? Sinasabi nating iisa ang Diyos, pero tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya nga ito yung tinatawag na misteryo. Dahil dito, hindi natin sinasabi na ang tatlong persona ay magkakaibang Diyos. Ang sinasabi natin, ang tatlong persona ay isa sa pagka-Diyos. Kaya ang iisang Diyos may tatlong persona. Mga kapatid kay Kristo, ang banal na santatlo po ay isang misteryo at nananatiling pundasyon ng ating pananampalataya. Katotohanan ito na hindi talaga natin lubusang mauunawaan. Subalit, mauunawaan o bahagya nating maiintindihan ito sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig, pagliligtas at paggabay na ginawa sa atin ng ating Panginoon na ating naranasan at nararamdaman. Ang pagmamahal sa atin ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Una, nagmahal ang Diyos Ama. Sa pamamagitan ng kaniyang pag-ibig, nilikha niya ang tao at sanlibutan. Siya ang nagpapanatili sa ating buhay. Ipinagkaloob niya ang lahat sa atin upang madama natin ang kaniyang pagmamahal. Sa kaniyang pagmamahal, sinamahan niya ang kaniyang bayang pinili at iningatan. Ikalawa, nagmamahal ang Diyos Anak sa pamamagitan ng kaniyang hindi matawarang pag-aalay ng sarili sa krus. Sa Jesus Nazareno, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Ang sarili niyang buhay ang naging alay sa Ama upang tayo'y mapatawad at mapagkalooban ng kaligtasan. Ikatlo, nagmamahal ang Diyos Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng paggabay sa atin ng banal na Espiritu, tinutulungan niya tayong maging banal at mabuti. Ang banal na Espiritu din ang siyang tumatanglaw sa atin upang makilala natin ang Ama, upang maunawaan ang mga turo ni Jesus Nazareno at higit sa lahat, maging tanglaw sa ating paglalakbay sa kasalukuyan. Kaya nga ang Diyos natin ay tinatawag nating Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos Ama, walang hanggang minamahal ang Diyos Anak. At ang Diyos Anak, sinusuklian ng walang hanggang pagmamahal ang kaniyang Ama. Kaya nga ang walang patid na daloy ng pagmamahal ay ang tinatawag nating banal na Espiritu. Kaya nga ang banal na santatlo ay tinatawag din nating community of relationship, tahanan o pamayanan ng pakikipag-ugnayan, tahanan ng pag-ibig na kung saan ang Ama iniibig na walang hanggan ng Anak, ang Anak nagsusukli din ng walang hanggang pag-ibig sa Ama, at ang walang katapusang daloy ng pag-ibig ay ang banal na Espiritu. Kaya ngang tunay na masasabi natin na ang Diyos ay pag-ibig at nauunawaan natin ang banal na santatlo sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang banal na santatlo ay ang gabay at ang inspirasyon natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Kaya nga sa mga sandaling ito, habang ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan na ito,
naway mag-alab sa ating puso ang pagmamahal ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu sa ating buhay upang tayo'y magkaisa bilang mga minamahal na anak ng Diyos. Kung marunong tayong umibig katulad ng Diyos, sasamahan tayo ng Panginoon sa ating paglalakbay. Si Jesus Nazareno mismo ang nagsabi, "Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Kaya lagi nating tatandaan ang pag-ibig ng banal na Santatlo ay tunay na wagas at totoong totoo. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama ang tagapaglikha. Ibinigay niya sa atin ang kaniyang anak upang maging buhay at kaligtasan natin. Manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo sa bawat panalangin ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa, ang simbahan ay maging daluyan ng kapayapaan at pag-asa para sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa, ang mga pinuno ng simbahan ay makinig sa tinig ng Espiritu Santo upang magabayan nila ng mahusay ang mga mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan ay maging masigasig sa pagpapatupad ng mga programa at mga kalakaran para sa mga dukha at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang mga reliyoso at reliyosa ay maging tapat sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos sa lahat ng panahon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Nawa ang lahat ng mga yumao ay makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang lahat ng ating mga kapatid at kadiboto na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga kapatid nating nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga nagugutom, ang mga walang makain, ang mga pamilyang naghihirap at naghihikahos sa buhay, naway ingatan at patnubayan sila ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, turuan mo po kaming maging masayang pamayanang nagmamahalang tulad
ng banal na santatlo. Patuloy nawa kaming makapag-alay sa iyo ng lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpa kailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayoy nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu'y hindi naiiba sa pagka-Diyos mo, anupat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo, ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin namang sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
announcement. Ngayon po ay linggo ng Basic Ecclesial Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese of Manila. Sumunod po tayo. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong habkan o dilaan sapagat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Marami pong salamat. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsulod po ang lahat. Panalangin sa linggo ng BEC, Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa dugmong pagpapanibago sa pagkakaloob ng mga munting sambayan ng Kristiyano, BEC. Bilang konteksto at hamon na maisabuhay ang makabuluhan ang aming pananampalataya. Nagsusumamo kami sa na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok ay taglayin namin ang alab ng bagong sigla at pagpapanibago ng aming pamilya, kapitbayan at parokya. At magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglilingkod. Sa lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan nang poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Sa rendo, itas mo.